Hello guys, this is King and welcome to Pinoy Tube. So for this video, i-share ko sa inyo yung experience sa battery performance and battery charging ng Realme 5. So, stay tuned guys. And so, welcome back guys. So ngayon, i-share ko na sa inyo yung battery performance and charging ng Realme 5. So yung Realme 5 is meron siyang 5,000 mAh battery and ang charger niya is nasa 2,000 mAh lang, 5 volts na charger, ordinaryong charger lang. So hindi ako gumamit ng kahit anong fast charge na charger. Ginamit ko lang talaga is kung ano yung charger na kasama ng Realme 5 kasi hindi naman lahat ng bumibili merong mga fast charger. Siyempre, yung iba kung ano lang yung charger na sinupply sa kanila, yun lang din yung ginagamit nila. So ang gagamitin natin nga, ang ginamit ko nga is yung charger mismo ng Realme 5 para hindi bias yung result. So, on the first day, eto guys, papakita ko sa inyo, may check kasi approved na siya ng committee. Hindi kasi, first day, nung nakuha namin yung Realme 5 is meron siyang 60% battery. So, ginamit ko siya buong umaga hanggang sa napababa ako ng 44% yung battery. Ngayon, 1:19 PM ng tanghali, charge ko siya hanggang 3:15 PM, which is equivalent to 1 hour and 56 minutes ang kinain na oras bago siya maging 100%. On the second day, ginamit ko yung Realme 5. Naka-idle siya ng 16 hours and 2 minutes and wala naman akong napansin na nagdi-drain sa kanya unless may nakabukas kang Instagram, yung mga Facebook, and always on lang yung wifi, hindi ko siya pinapatay. Tapos ginamit ko yung Realme, nag-download ako ng mga apps, ng mga games, hanggang sa nagkaroon siya ng screen time na 4 hours and 24 minutes. So, 4 hours ko na siyang ginagamit, and meron pa akong 65% na battery. So, sobrang tagal niya maloba, diba? Ngayon, chinarge ko siya ng 7:24 AM, 65%, so na-full charge siya ng 8:41 AM hanggang 96%. So tinanggal ko na siya nung nag 96% siya. Bali, 1 hour and 17 minutes na charging time is nakakuha ako ng 31% dun sa sarili niyang charger guys ha. On the third day, eto na, nakapag-download na ako ng santambak na games. Lahat ng games na makikita nyo, yun yung dinownload ko at nilaro ko ng non-stop sa Realme 5. So, dahil meron siyang 5,000 mAh battery, sinimulan ko ng alas 7 ng umaga yung paggawa ng gaming review niya. And, umabot ako ng 10 hours and 19 minutes na screen time. Grabe, sobrang tagal. Nang hindi gumagamit ng smart power saver ng Realme 5. So, ganun katagal yung battery niya. Sa pinaka-optimize niyang performance, 10 hours and 19 minutes. So, may natira akong 16% pa. Ang sabi, kaya pa daw ng 3 hours and 57 minutes. So, ang tagal na lobat ng Realme 5. So, ang tanong, pag ganyan na lang ang natirang 16% na battery sa'yo, gaano mo siya katagal i-charge? So, sinaksa ko yung Realme 5 ng 8:10 PM ng gabi. 16% and naging 100% siya ng 11:07 PM ng gabi din. So, umabot ng 2 hours and 57 minutes bago ko na full charge yung Realme 5 gamit yung sarili niyang charger. So take note guys ha, 2 hours and 57 minutes bago naging full charge from 16% up to 100%. So the next day, ginamit ko yung Realme, naglaro ulit ako ng mga games, Facebook, Wi-Fi. So gumamit ako ng 4 hours and 23 minutes, tapos may natira pang 51%. So, kalahati, 50% 4 hours. And, chinarge ko siya ng 7:24 PM, 51%, hanggang
7 p.m. So, bali yung charging time na yon para makakuha ako ng 49% is 1 hour and 43 minutes. So, October 14, last usage niya is umabot ako hanggang 52%. Same lang, ito yung pinaka, kumbaga, casual to. Ito yung pinaka-casual, yung nag-gaming ka onte, nag-Facebook ka, nag-YouTube ka, nag-text ka, ganyan. So, ang nakonsumo ko lang is 48%. So, ang screen time niya is 3 hours and 43 minutes. Ang charging time niya is chinage ko siya ng 5 p.m. to 6:42 p.m. equivalent to 1 hour and 42 minutes. So, yung 1 hour and 42 minutes is 48%. So, bago siya na-charge. So, overall, sa tingin ko, para ma-full charge mo talaga yung Realme from pagpalagay natin 1%, naghihingalo na hanggang sa 100% is up to 3 hours and 30 minutes. So, between 3 hours and 30 minutes para ma-full charge mo yung 5,000 milliamp battery niya sa sarili niyang charger. Kung in terms naman of casual usage, kung natural ka lang na gumagamit, yung hindi ka talaga gamer, halimbawa, binigay mo to sa kapatid mong di namang gamer o kaya sa nanay mo. Siguro kung di siya magigay, maabuti ng 2 days to bago malobat sa sobrang laki ng battery, 5,000 milliamp battery. And kung hardcore gamer ka naman, kahit nakahay lahat ng mga games na kaya niya, is umabot nga ako ng 10 hours non-stop gaming. Ako na yung sumuko kasi napagod na ako sa kakalaro. Meron pa rin siyang natirang 16% na equivalent daw to 3 hours and 57 minutes. So, in terms of battery performance, swak na swak talaga yung Realme 5 kasi nga, I love you 5,000. Ganun kalaki yung battery niya. And, syempre, ganun kalaki yung battery. Ang pinaka-downside lang niya is hindi siya nabigyan ng sa mismong package ng quick charge. So, siguro, kung meron kayong sariling fast charger, yung mga 10 watts, 18 watts na charger, tapos i-charge niya yung Realme 5, i-share niyo na lang dyan sa comment yung performance ng Realme 5 kung gaano kabilis ma-charge. Pero kung sa akin lang, ordinaryong charger, 3 hours and 30 minutes. Yun na yung pinaka-maximum time para ma-full charge nyo yung Realme 5. So, sa mga nagtatanong, sana nabigyan ko kayo ng information about sa battery performance and charging ng Realme 5. Yan. So, if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!